Writer. H. Kumusta naman how you met Venny and how you landed the song? Ay, yes. Very young po ako, lucky na hindi po kayo akin na isang partner, kaibigan, wala iba si Tok Lumi, o Kampo. So siya po yung naging daan para makilala ko si Sir Venny. So kaibigan niya po si Sir Venny, and kami naman ni Tok, may partnership sa isang negosyo. And one time, nagkano kami, tara-tara ako kami, narinig na ako kumakang. So sabi niya, hindi kita magkilala. So nasa time ko rin po ako kasi siya po yung naging umpisa ng pagkakawala namin ng trabaho sa inyo. So, kwento niyo, sir, yung paano may listahan na pre-send sa inyo, di ba? May listahan na pre-send sa inyo, tapos pinili niyo yung kanta, di ba? Actually, yung pinakanta ko sa Benny, hindi ko pinag-baby. Sa totoo rin nila, sila pinag-baby sa kanya, sir, hindi ko alam kung ano ang listahan. Siya pala yung composer ng Be My Lady. Na yun yung pinag-baby ko during the audition. So, nung time na yun, sabi ko, okay naman yung boses. Hindi yun po ang list of songs na gusto ko. At doon po ako nakapili yung mga kanta. Sinabi ko sa album, which yung unang muna natin yung time at this is also a original song and an original song. Thank you so much. Thank you. I'm sure may iba pang pila. Ito na. Parang natakot sa sinabi. Hindi, kaya niya. Matanong lang namin kasi gusto ko namin malaman kung tayo dito ni Bobby. Kung sino lang ko ba ang inspiration niyo para sa mga record. Ay, tapos. As I said, yung mga younger years ko po talaga, love ko po, ito po talaga gusto kong gawin mga panahon ngayon. Elementary years ko, sumasali-sali na ako sa matros ng contest. To the point na, nung nag-high school na po ako, fortunately, was able to apply at a scholarship program, kaya nakapunari po ako ng Telenadinaga. I'm from Eagle Park. So, nung nasa Ateneo po ako, gusto ko sana ipapatuloy. So, enjoy the big club, the theater, sa Ateneo. But, nung time na yun, medyo makakalangan po ako sa oras ko sa pag-aaral. May kailangan ko i-maintain yung aking grades. So, I decided to stop. Hindi ako sumalan sa mga banda-banda na nag-iwag sa akin. Nag-focus mo na po sa pag-aaral. And then, after high school, directly, I went to college sa PMP, yung Universal Marine Academy, na maganda yung programa. Second year college na lang po, pinapasakay na nila ng barko. So, around the world na daw yun. Panahon yun, sabi doon sa, ano nila, poster. So, yun po yung aking, hinigit ko sa kailangan. So, dapat po pa, pastor naman po ako sa UP home, sana, and UP Manila. Pero, because of financial unrest, problem, hindi ko na po natin papatuloy. So, nakikili ko itong PMP at doon po ako nag-tapos ng college. Gano'ng katagal po kayo sa dagat? Sa dagat? So, I told you in 1997, diretso na po ako sa Tarcota. And then, tuloy-tuloy po kasi mag-exam ko kada po ba nag-exam sa amin. Kaya mabilis din ko ako ng kapitan. So, 27 years ago, nag-exam ko.
sa tatlo. At yung mga huli kong pero kasi yung mga cruise line. So, nabilisan cruise line, Red Olsen. So, we traveled around the world. So, we were in cruise line kasi yun. So, mga 97, 2011, nag-retire pa po ako. So, dahil nakakaripuli ko na rin. So, I decided to venture into something new. Kaya nung bumaba po ako 2011, nagtrabaho mo na ako for a while. We established connections, network, and so Filipinas. So after 3 years, 2014, I decided to start my own business, which is related to my profession, the Maritime Training Center. Kaya po, I have my own Altitude Maritime Training Center, which I established in 2014. So, maganda naman ba nangyari na doon? And then, nagkawal rin po ng mga orders yung aking training center. Yes, maraming training center din sa akin. And nagkawal po ng orders sa international, sa Pans Brands. And then 2014, I started. After 2014, yun, after 4 years, nag-venture naman po sa travel business, which is petroleum. So, I have my own travel business, my importation na premise na po tayo. So, doon po ako nag-kabala. So, nung mga panahon na nag-isip isang nag-negosyo ko, siyempre, o, tinawag na naman tayo yung employee ng panahon. Nag-invite ko ang mga investors. Kaya wala naniwala, yung objection sa nila. So, that's why I ended up, so wala po ako sa social business. So, sorry ako lang po yun. And, yun ang mga nilayo, you prove them wrong. So, yung mga in-invite ko, no, medyo, siyempre, kundi hindi bumabalik. Tatanong pa, may rose. Kaya nung medyo okay na sabi ko, hindi ko po planning na pumasok sa ganito yung professional singer. Ang gusto ko lang naman sa buong ito, mag-record lang ako sa studio. Tapos play ko lang sa kotse, okay na yun. Tapos papakinggan ko yung boses ko. I was, I am so grateful now na hindi lang pala yung pinigay. Ngayon nag-relating na rin po sa lahat ng kanta natin, yung boses, at sa YouTube na rin. So, malaking bagay din na i-re-reward sa atin na akala ko sa ko lang na-record, i-play ko lang sa poche ko, eh, pwede din naman pala i-play. Sana po magustuhan din yung lugar. Yun na po yung umis na. So, pang-alis lang sa akin ng stress, yung pressure out of the, you know, business pressure natin, pero dahil na napapili na pagkakataon sa ready, eh sabi ko, sige, palimbigan na natin. At finally, napakaganda dahil ay ako sumisling, naging daan para makakilala ko ng buo na yun. At matulungan din po ako na mas maraming pa yung boses na yun. So yun po, yung buong story na bakit ako nag-end up sa pagkakanta. Thank you. Ngayon may kanta ka na, may song ka na. Ano na ang plano sa iyong musical career life? Mga gigs, may kasunod naman ito. Ayos, sir. Ngayon po na may na tayo. Number one na pakaganda is napakasaya. Alam niyo yung hindi na lang ako nakikinig sa boses ko, yung ang paano na nakakainig. So napakasaya po naman. So I hope if given the chance, magtuloy-tuloy pa yung pagkakanta. Mas magustuhan niyo yung mga kanta natin para makagawa pa tayo, makapagkanta pa tayo yung iba. And maybe, very soon, makatulong na rin po tayo sa ibang gusto. Marinig din ang boses nila. Makapag-produce ang mga singers din para makatulong din tayo sa iba. Yan ang po yung plan. So, pero yun na makakainarami na singer. Ano yun? Inaangarami na singer. Musical influence. Ay marami sila eh, pero sa foreign sila ng poet, Jim Sigram, sa local naman, Martin, Gani, yan po yung mga sinaunan ng ako, tapos parang makakataan. Kaya lang naman, pero sa mga parang millennial singers, si Buboy, yan po. Diba? Alam ko eh. Uy, hindi na. Alam ko yung hagod. Thank you, sir. Pero sir, paano na-enjoy yung mga concert, concert, plano na rin siya? Yung mga concert, concert ko pa. Parang malayo. Kaya yan! Oo, if you get the chance, hindi ko mo na rin. O, hindi ka rin. Yes, sir.
tayo naman sa ano. Basta kakilalanin, itibukan natin. Kung may sense po, why not? Pero ano pong pakiramdam ng first time niya nang narin? I don't know, sir. Actually, ako naman ako may isip. Sa mga bukoy sana. Kasi, ano ba po, sila parehas kami ng story. So, sa mga hindi, kung ibibigay. At kung sino naman po ako kung pwede. Ako naman po, sir, hindi na lang ako namimili ako. Kung sino na po ako pwede. Sa mga babae po? Sa mga singers na babae? Hindi na sila makakulit. Sa babae, ang medyo nakakalakos na yun. Si Nina. Wow. Si Nina or si Elvis. Sa balitaan namin, sir, parang plano niya rin magtayo ng media production sa kanang tawag dito ng talent dito. Bakit sa buwin sa plano nila? Yes, sir. Actually, nung pasok na pagkong pagkanta, ikaw mga nag-idea na naniniwala ako na yung mga 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 hindi lang naman nasa kanila. Yung iba baka nasa upo pa o yung iba nandiniso. So yun po yung naisip ko, why not ano? Maybe ano the best of his may own production. Para mabigyan natin nila yung chance yung mga tao na nakarap ko na makapasok sa scene, at least, or even acting kasi ako. Yung post-production, gusto kong isa rin sana. Bibigyan tayo ng mga talents, dancers, singers, models, o sa mga. Para, you know, pagbigyan na nila yung tulo sa pag-ibang gusto kong pag-asa sa industry. So, last ka lang po, Ami Parkan. Speaking of acting, I heard you planning to do what to enter yung acting po. So, give me a chance. Siguro yung person na kami lang ako. Pupubulus na lang. Patuloy na lang tayo sa mga gusto makapasa. Yun na lang po siguro. Kung saan kayo 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 naman kung sino yung gusto yung mga movie? Gawa na ng movie. So, ano ang magiging kayo yung actor at actress ko? Ako may gusto ko ako lang. May nagiging mga actors. So far marami na din ako nakatayla. Kung pwede, siguro, mahirap ang pangalan. Pero yes, ano, tayo na natin yung talent feeling na ano. Ano sa ating business po ako marami eh. Sino ba naman ba? Hindi ako mag-isip na naman. Kaya kayo ay mo pausapin mo. Gusto ang talent. Seriously ka lang. Eh parang wala pa akong mag-isip na yan. Pero sa akin, may pitawang nilalambutan. Makikita ka naman ko si Baby Sir Tita at ako eh. So, hindi na lang tayo kayo kayo makikitao si Baby Sir Tita at hindi na chance. Yan din ako sa kayo naman. Thank you, sir. Congratulations. Baka may suggestion daw kaya. Thank you, bro. Kapag daw eh. Ah, hindi na lang tayo. Kapag daw eh. I've heard that na kaibigan ng school ako. Bakit hindi ka sa kanila kawawal ang kanila? Isa rin siya sa kakarawin ako ng sport. Bakit kailangan makakapagin sa tuloy mo? Ay, gusto. Actually, kapangalan. Kapangalan. So, kapangalan. Ayan po si Dr. Lowy. Yes, boss. Ayan. Actually, hindi mo na tayo. Ayan. Actually, kapangalan na. Siyempre, same thing, no, Lindsay? Ako naman yung sa business. So, Captain Fitz Galinha is a friend of mine. During the time na umakanta kami, nakapakinggan ko yung boses niya. Maganda, so nag-uusap kami, pangarap pala niya maging recording artist. Kasi nung unang panahon, lumalaban siya sa mga singing competition dati, mga amateur. Kaya lang dahil sa kahirapan nga ng buhay, ang pinustro niya, maging Manino. No? Tapos, naging successful siya. Kasi si Pero, naging kapitan ng barko. Ngayon, sabi niya, nung nagkita at nag-usap kami, pangarap talaga niya maging recording artist. Alam ako, nung nasa sasakyan kami, meron siyang USB. Sinala niya. Yung USB pala nun, puno-puno ng kanta, yung iba't-ibang mga kanta, ino-over niya. Kumbaga yung passion niya, pagka sinabi ng Prince Belinha, yung passion niya matindi.
Hindi lang pala isang USB na punong-puno, may isang USB pa. Na pinakita ulit na punong-puno. Kaya ginawa ko yan, ginawa ko si Benny sa turno, ay kaibigan natin. Pero pare, meron tayong isang kaibigan natin, may pangalan talaga. No? At yung Be My Lady nga, no? Alam naman natin, sikat-sikat yung Be My Lady with Benny sa turno. So, kami ko, maganda mapakinggan mo to. So, yung binigay ko yung USB, nagulat din si kasi sabi niya, sige nga, pakinggan mo muna yung, niya, yung kanta niya. O yung timbre yung boses niya, kung pwede. So, nung pinakinggan, sabi niya, grabe naman pala yung passion ng taong ito. Tapos, kung binigay sa kanya, meron din kiwa sa kanya, another USB na naman, puno na naman ng kanta, puro cover songs. So, ibang klase kong tao nito. And at the same time, sa lahat ng nagre-recording, doon sa recording studio ni Benny, siya lang yung recording artist na kayang mag-record. At halos lahat kasi, after recording, tigil na. Siya lang yung tanging recording artist na after mag-record ng isa, papahinga lang, may another song na naman na gagawin. Ano ko sabi nga ni Benny? Iba yung passion ni Captain Pinspirinha. So, I think with us, no, helping this guy, Captain Pinspirinha, we're feeling strings, no? Para maraming mga tao makaalam na may isang tao na daming nangarap, no? Iba muna yung ginawa. Sabi nga, lahat, meron amang panahon kung paano makukuha yung pangarap mo. So, ito na ngayon, we're so happy with the media notes, no? For feeling the dream of Captain Peter Thank you. Oh, meron na, pangatlo ka na. Sino ba kung gusto mong malukan? This is Peter.